magandang bata ka. Suot sa Christmas party namin sa Friday. Lahat po yan, nasuot ko na. Pati po yung dress ko, luma na po. Ha? Eh, naku, pwede namang umulit, di ba? At saka, ang dami mo namang magandang damit dito. Oh, ay, ito. Maganda to. Ito ang bagay sa'yo. Pinakabagay. Ito na lang ang suotin mo sa party, ha? Oh. Eh, Lola, masikip po yung manggas niya. Ayos natin kay Ate Yayang. Ay, pwede na po. Lola, pwede po ba yung bagong dress na lang? Buti ka nga, oh. Ang dami-dami mong magandang damit. Samantalang yung ibang bata dyan, ilang pirasong damit lang, paulit-ulit pang sinusuot. Sorry po, Lola. Ipapatay ko na po yan kay Ate Yayang. Yan na lang po yung susuot ko. Good girl. Huwag ka naiiyak. Huwag naiiyak. Huwag naiiyak. Nandiyan lang ang kanina. Eh, daddy mo lang naman ang naiwan dyan eh. Hinubaran ka na nga ng rubber shoes kasi nakatulugan mo na. Eh, nasan po si daddy? Palalabas lang. Meron mong bibilin. Baka ibibili ka ng bagong toy robot. Si Rextor! Eh, pa isa ka pupunta? Uy! Natago niyo po ba si Rextor? Oo, oh, itinabi ko muna. Luma-luma na yung anak eh. Halika, magbihis ka. Sumama ka sa akin. Punta tayo doon sa malapit na toy store. Ha? Maraming mga high-tech doon ng mga robot. Huwag kang mag-alala. Hindi lang yun ang Christmas gift ko sa'yo. Ayoko po ng ibang robot. Kahit po na ang robot po na pinakamahal at pinakamaganda po ang gift ko sa'kin, mas gusto ko pa rin po si Rextor. Hindi ko po siya itatapon, Daddy. Andun. Naipatong ko sa ref. Sa ref? Oh, mga bata! Bakit hindi pa kayo nagsisitulog, ha? Lola, ba't wala pa ako po kayong kunikwento sa amin? Ano bang alamat ang gusto niyong kwento ko? Hmm. Alamat po ng ubas. Ubas. Mansanas. Hmm. Alamat po ng hamon. Hmm. At keso dobola ng Christmas tree. Ay, ako po, Lola. Gusto po yung gaya ng happy tree. Tsaka po yung magic tindahan ni Mang Anghel. Ah. Lola, magkwento ko po sa amin ng magandang Christmas story. O sige, ang ikukwento ko ngayong gabi ay tungkol sa dalawang bata na kagaya nyo rin ay nagkaroon din ng isang Christmas wish, si Jamila at si Emad. Dekorasyon dito, ha?
malapit na po kasi ang Pasko. Pasko! Wala ang Pasko ngayon itong taon na ito! Postpone ang Pasko! Ni si Santa Claus, ibinenta ang mga laruan na para sa inyo dahil wala din dyan pera, ha? Pasko-Pasko pa kayo dyan! Eh, di pambili nga ng paksi, wala tayo! Ha! Masok yung sukwato nyo! Nagdasal kayo doon! Nasaan na bigay tayo ng pera ng simbahan para may pangkain kayo! Batang to! Ta! Opo! Tan! Kalat! Puro kalat na lang kayo rito! Wala aki... Stop po ka! Stop po eh! Par, may nakikita ka na naman bang kasiyahan? Oo, dun sa may kaliwa. Ayun oh. Parang may piyesta. Talaga? Oo. Inuna yata ni Santa Claus yung lugar nila. Meron akong nakikitang mamang nakapulang mataba. Pinaliligiran siya ng mga bata. Nagbibigay siya ng regalo? Oo. Mga manika para sa batang babae. At kutsi-kutsihan para sa mga lalaki. Alam ko kung bakit puro kutsi-kutsihan ang binibigay ni Santa Claus sa mga batang lalaki. Bakit? Kasi ang nag-iisang dala niyang robot ay para sa'yo. Ano naman meron doon sa kalayuan, Kuya Emma? Pinapaasa mo si Dada palagi. Mers, walang masama sa umaasa. Sabi ni Mrs. Katakutan, para lang daw sa mga hindi natin katulad na ampon ang may karapatang umasa. Sabi pa niya, tayo raw, mga wala ng pag-asa. Totoo ba yun, Kuya Emar? Hindi totoo yan, Mers. Lahat ng tao pwedeng umasa. Kahit tayo. Sigurado ka ba dyan? Oo. Siguro ngayong Pasko, bibigyan ka ni Santa Claus ng bagong saklay. Yung bakay parang hindi na nasisira. Tulad nito. Sabi ni Miss Katakutan, wala daw Pasko. Pepe, hindi pwede mangyari yun. Taon-taon, may Pasko. Tulad ng Holy Week, tsaka Valentine's. Paano nga pag wala? Pepe, hindi nga pwede mangyari yun. Simula nung iniwan ako ni Inay, nung 5 taong gulang pa lang ako, may Pasko raw niya ako susunduin, kaya dapat pagkaroon ng Pasko. Kapag kinuha ka ng nanay mo, huwag mo akong kakalimutan, ha? Sama mo na lang kaya ako. Di ba marunong naman ako magluto? Baka mahirapan si Inay. Simula nung namatay si Itay, nahirapan na siya. Kaya iniwan na muna niya ako dito. Di nyo naman ako babayaran eh. Makaalis lang dito. Masaya na ako. Ikaw lang ang kaibigan ko dito. Iiwanan mo na ako. Sige na nga. Sasabihin ko kay Inay pagpunta niya dito. Sama ka na rin. Salamat. Simula mamayang gabi. Pagdarasal ko na matuloy ang Pasko. Kwento ni Itay, marami raw siyang robot nung bata siya. Kasing tangkad ng robot natin? Siguro ganun, pero marami. May robot siya dun sa kwarto niya, pati sa labas, pati daw sa kusina. Pero bakit kayo naghirap? Wala eh, namatay si tatay. Hindi ko na nakayanan yung namatay si nanay. Tapos, sabi, dadalhin daw ako doon sa probinsya, kaya tumakas ako. Eh di sana pala, wala ka rin dito. Masaya naman tayo rito eh. Kung doon ako, wala akong kapatid. Pero kung dito ako, marami akong kapatid. Kayo! Heto na naman, kantahan at sayawan. Ulitan at asaran, titiyan at garutan. Kanta, sayaw, laro at kwentuhan. Simple lamang.
Pasko? Bukas darating si Mayor, ha? Bibigyan daw kayo ng regalo. Bukas ng tanghali, kaya siguraduhin nyo bago pa man ako gumising sa umaga. Malinis na ang bahay. Opo, Mrs. Katakutan. Ilabas nyo rin yung mga Christmas decor nyo. Dahil baka matuwa sa inyo si Mayor, kumuha sa akin ng tatlong ulila at mabawasan ang sakit ng ulo ko. Opo, Mrs. Katakutan. At? Salamat po, Mrs. Katakutan. Mahal na mahal po namin kayo. Good. Oh! May nagluto na sa inyo? Hmm? Ako nga po sana. Kaya lang po walang bigas. Ano walang bigas? Di ba meron tayong dalawang sako? Yung ano, dinanate ng ano? Ano to? Nung simbahan? Di ba? Di ba po? Pinagbili niyo po. Kasi po, di ba wala po tayong ulam? Ay, wala ba kayong pera? Wala ba may ipon sa inyo? Ako po. Kukunin ko po dun sa itaas. Ako na rin po yung bibili ng pagkain. Ay! Ayun naman pala eh! Dali, bilis-bilisan mo! Kunin mo dun sa kwarto! Ano gusto mo gawin ko? Eh, atin, bakit na mapunta ron? Bilis-bilisan nyo naman ako ngayon! Ako na lang ang nag-iitim na lahat! Tama ko! Itikit mo na, itikit! Itikit mo na mabuti! O, itapos ka na dyan! Oh, hindi ba natutulog na si Dada? Dapat natutulog ka na rin. Eh, Tala, hindi po ako makatulog eh. Kasi po, naaalala ko po yung sinabi sa amin ni Mrs. Katakutan na ibibenta niya daw po itong orphanage. Hindi naman siguro gagawin ni Mrs. Katakutan yun. Eh, sabi po niya, wala na daw po nagmamahal sa amin. Hindi ba nagmamahalan kayo o may nagmamahal pa rin sa'yo? Eh, kung sa akin lang po, pwede na pong wala. Pero, paano po kung ituloy po ni Mrs. Katakutan na ibenta po itong orphanage? Paano na po sila Dada, si Pepel, tsaka po si Lenny? Alam mo, magtiwala ka sa itaas. Hindi ka niya pababayaan. Yan nga rin po sabi ng tatay ko eh. Pero po, nauubusan na po ako ng dahilan para po magtiwala at umasa. Alam mo, lahat naman nawawala sa atin nang hindi natin gusto at sinasadya eh. Pero ikaw lang ang makakapagbawala sa pag-asa mo. Ha? Jamila. Eh, nakakailang Pasko ka nang naghihintay sa nanay mong hindi na darating, ha? Hindi mo ba naisip na baka hindi ka na mahal ng nanay mo, kaya ka iniwan dito? Kung di po niya ako mahal, sana po iniwan niya po ako sa kalye. Ay, mabuti pa siguro nga kung sa kalye ka nalang iniwan ng nanay mo para hindi ka na umasa. Hindi naman na pinagtatakaan ko sa iyong bata, kay. Maari ka naman tumakas. Pwede mo namang hanapin yung nanay mo. Dito po niya ako iniwan, kaya po ang gusto ko, dito po niya ako makita. Bata ka, oh. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit nagsisinungaling ang mga tao. Maski ang mga malalapit sa'yo. Mahal po ako ng nanay ko, di po siya nagsisinungaling sa'kin. Kapag naubos na ang Pasko sa paghihintay, maalala mo rin ang sinabi ko. Nay,
inalis namin to, Kuya Imar, para sa'yo. Inakit pa nga namin para hindi pa mapagdiskitan pa ni Mrs. Katakutan. Maraming salamat sa inyo, ha. Sige, magdasal na kayo para makatulog na tayo. God, sana po huwag po ipagbili ni Mrs. Katakutan ang orphanage. Sana po may dumating na donation para sa amin bago magpasko. Amen. Sana po may umampun sa akin dito. Nangangako po ako magpapakabait pag may kumuha sa akin dito. Nangangako rin po ako matutulungan ko ang mga maiwan ko dito. Amen. Ako po, sana po dumating na po yung nanay ni Jamila. Sana po, isama po nila ako. Sana po, makalakad na po ako para makatulong po ako sa kanila. Amen. Sige na, matulog na kayo. Dear God, sana po, huwag niyo na pong ibigay sa akin yung hinihiling ko pong laruan. Mabubuhay naman po ako kahit po wala akong bagong laruan. Sana po, matupad na po yung mga hinihiling na mga kasama ko. Kahit po, huwag na po yung sa akin. Amen. Na po, ah. Yun lang kasi kulang sa koleksyon ko, eh. Opo. Sige. Tuloy na ako. Sige po. Maraming maraming salamat po sa pagpunta niyo. Isang-isa na lang. Sino sa inyo nagtago ng robot? Sino? Manubala po kayo sa akin. Kagabi nga po, inakyat po namin yun ni Pepel doon sa itaas. Tapos po, kaninang umaga po, nawala na. Hindi ako naniniwala! Tingin niyo ba ibinibenta ko yung robot para lang sa sarili ko, ha? Wala na tayong makain! Buti nga may nakapagsabi sa akin na naibibenta pala yung robot niya sa malaking halaga tapos itatago niyo sa akin, ha? Wala po kayo sa akin, hindi po namin itinago yun. Kapag hindi lumapas itong araw na ito yung robot, walang kakain. At kapag hindi pa rin lumapas, bukas, ipamimigay ko kayo sa iba't ibang orphanage na maghahiwalay yung maray na kaya. Robot, nasan ka? Robot! Robot, nasan ka? Robot! Robot, nasan yun? Saan siya? Kumusta ka na? Eto, takot na takot. Halos maganda lang ang turnilyo sa katawan ko dahil sa kaba. Paano na yan, Emar? Hindi ko nga rin lang eh. Bakit ninyo ako ibibenta at kakagawin ako yung spare parts ng ibang robot niya? Teka, paano ko nga ba nabuhay? Habang natutulog kayo, may tumamang malakas na liwanag sa akin at doon nabuhay ako. Baka sa'yo rin ni Dada ang dasal niya kagabi. Sana
magkaroon ka na ng robot na laruan. Teka lang. Eh, pag di ka namin pinakita ngayon, di kami kakain buong araw. Ngayon, kailangan kumain ni Lenny. Kasi may sakit siya. Tapos, pag hindi ka namin inilabas hanggang bukas, ilalayo na ni Mrs. Katakutan si Dada. Bakit ang ganda lang choice lang ba? Walang pangatlo. Lenny, konting tiis na lang ha. Di ka namin papabayaan. Kausapin na lang natin yung robot. Bigayin na natin siya kay Mrs. Katakutan. Baka naman papayag na siyang ipa-ospital niya si Lenny. Siya ang regalo sa'yo, di ba? Baka hindi siya pumayag na ipagbili siya. Maintindihan niya naman siguro ito. Tsaka, pwede naman ako magkaroon ng ibang laruan eh. Wendy, si Mrs. Katakutan to. Narito na ang robot. Isinauli na sa akin ng mga yagit. Sa kwarto ko. Hindi na makukuha ito. Sasama ako sa inyo. Gawin natin ang bayaran sa bahay niyo, ha? Bakit? Anong bakit? Abay, ako na rito! Ay, pagkakuha ko ng pera, ay alis na rin ako. Lalayasan ko na itong lugar na to. Paano sino? Papaano ang mga bata? Alam, malay ko! Tama na yung mga yaya mo. Silang magutom. Wala na akong pakialam doon. Kailangan mo talaga makaalis na ako rito. Kita tayo, ha? Okay. Bye-bye. Sino ka? Ako si Tansy. Ako ang tagapagpagpag sa mga taong hindi naniniwala sa kaskas. Ay! Ganda! Bibili ko to kahit magkano. Nasaan siya? Sinabi na pong hindi po pupwede. Wala na po si Mrs. Katakutan. Umalis po kagabi, hindi na po bumalik. Ay, sino kakausapin ko? Dodoblihin ko yung presyo. Hindi po namin sila binibenta. Umalis na po kayo! Mahala kayo. Bakit hindi na lang natin binenta si Mrs. Katakutan? Kahit anong nangyari, inalagaan pa rin niya tayo. At ngayon, tayo naman mag-aalaga sa kanya. Ito nga, Bong. Jambila, Emar. Tala! O, kanya muna ito. Mga bata, nalaman na ng kura paroko na umalis na si Mrs. Katakutan. Papalitan na siya ng bago. Eh, kaya naman pala hindi na tumutulong ang simbahan sa orphanage ninyo dahil nalaman nila na winawaldas lang naman pala niya yung nakukuha niyang pera. Nagugutom na po ako? Ako, nagugutom ko na. Ito, may dala ko. Pagsaluhan natin to. Sige. Pasko na, mga bata! Pasko na? Oh, Pasko na po ba? Nakalimutan ko po kasi. Oh. Ah, ito. Itala akong pagkain. Pagsaluhan natin ito, pa ha? Magandang umaga. Nandyan ba si Mrs. Katakutan? Eh, wala na po eh. Sino po sila? Meron akong anak na iniwang ko rito. Anak? Gusto ko lang malaman kung nandito pa siya. Si Jamila. Huh? Nay? Jamila, anak. Sinabi ko sa'yo, babalik ako pagdating ng Pasko. Narito na ako. Hindi na tayo magkakalayo pang muli. Ako, halika na. Samahan niyo kami. Mga bata, halika na. Kainin natin itong dinala ko. Nay, si Pepe, kaibigan.
Christmas. Jewel, pumasok pa tayo sa baon. Ang haba-haba kasi ng tulog ko eh. At saka, ang ganda-ganda ng panaginip ko. Tungkol kina Jamila at Emar? Ay, oo. Parang kamukha-kamukha mo si Jamila. At ikaw, kuya, parang kamukha mo si Emar. Parang tayo sila eh. Eh, oo nga, no. Sa ating pala itong mga regalo eh. Ito. To our dearest Epoy, Merry Christmas. We love you from Mommy and Daddy. Ito sa akin. Tatabi ko tong card. To our dearest Jewel, Merry Christmas. We love you from Mommy and Daddy. Ito ko. At ito naman. Galing kay Lola. Para sa ating dalawa. Buksan na natin. O, sige, buksan natin. Sige, alika. O, sige. One, two, three. Huwag muna magbubukas ng regalo, ha? Sa Christmas na lang. Sabay-sabay tayo magbubukas ng gifts, ha? Parang mas exciting. Sorry. Jewel, baka nandiyan yung Christmas wish natin. Oo nga. Mommy, Daddy, please, buksan na namin. Ay, no. Dapat mag-obey, di ba, mga apo? Oh, hindi bali, sa isang linggo. Ayan, pwede nyo nang buksan ng mga kahon. Oh, di ba? Abangan natin ang susunod na kabanata. Tingnan ko lang kung ano ang mga laman ng mga kachipang regalo na yan.